Welcome back mga boss. Wow! Ngayong umaga mga boss, mag-unboxing po tayo nitong Makita Palm Dreamer Router. Ngayon mga guys, umpisa na nating buksan itong Palm Router. Na yung brand ay Makita. Ano po, buksan na po natin. Yung una niyong makikita dyan, yung kita na po dyan. Wow! Meron po siyang manual. Meron po ba siyang, meron po siyang manual mga brad? Trimmer na pangalan na may mayroong tatak sa ilalim na yung model po niya ay M3700. Tap, sundan-sundan niyo na po dyan, makita niyo yung specification po niya dyan, yung model po niya, ayan. Tapos kung ano bang size, ilang yung kabigatan po niya ay 1.4 kilo. Yan po, 35. Ito po ay, kita niyo po dyan yung 1/4. 1/4 size po yung drill bit niya. Tapos sundan-sundan niyo lang po, buksan niyo na po yung ano, yung manual, makita niyo po dyan yung operation, paano yung assembly niya, yung mga function po ng fair niya, ito po ganyan. May makikita ka din yung mga number-number. Ayan. Yung 1, 2, 3, 4 kung anong mga function, tapos dito sa assembly paano maglagay ng mga guide, maglagay ng kanyang drill bit, ng bit niya. Tapos yung size po ng plywood, ng plywood o either yung kahoy, dos por dos o no por dos na kaya niyang designan. Kita niyo po dito yung replacing po ng carbon brush niya. Ayan, ayan po. Tapos, tapos na yan. Tignan tayo, makita niyo dito yung ito po yung wala natin to. Ito po mga guys. Ito po yung ano po sa lock niya. Makita niyo po dito, ito po yung wrench niya po na ginagamit po doon sa paglagay po ng kanyang bit na yung bala po niya kung anong size, anong design. Ito po ay wrench po na number 17. Tapos itong isa mga guys ay nasusunod sa loob po ng ating Dremel na Trimmer Makita router. Ito po yung guide po niya sa kahoy. Ito po yung sa ilalim, yung kung makikita niya po dito yung may umiikot-ikot na ganyan. Tapos ito po yung guide din po niya para po sa kung gusto niyong gumawa ng mga design sa kahoy. Ito po yung gamitin nyo. Tapos susunod, ito na po yung whole assembly po ng trimmer natin. Yung ano natin, yung Makita trimmer. Ito po ay 1/4 size mga guys. Kikita nyo po dito. May kabigatan po ito na makita natin yung kanina. Tingnan muna natin yung kabigatan po niya. Dito po yun sa manual mga guys. 1.4 kilo. Ayan po mga guys. Oh. Ayan. 1.4 kilo. Nabili ko po itong makita na ito sa halagang 4,499 SRP po. Kasi ho, hindi po tayo makasisiguro na 100% nga ba siya na durable o original. Dito po sa taas yung switch niya. Yan. Tapos maganda po kasi yung wire niya kasi standard po ito na ano na po. Standard po na Philippines yung
anunya wa yung AC cord. Wow. Tapos dito, dito po yun sa carbon brush po niya. Sa kabilang carbon brush. Tapos makikita mo dito talaga ng logo ng Makita. Dito po, makikita niyo po dito yung Makita M3700. 220-240 volt. 2.5 ampere po. 50 to 60 hertz. 530 watts. Tapos po yung millimeter po niya, yung original po siya. Ito po yung model na po na ito. Yung 1.6, nakita niyo po dyan sa screen. Dito sa ilalim, Makita Corporation, Anjo, Aichi, Japan. Yung pisa, pero inassembly po ito sa China. Kaya makita niyo po dyan yung made in China. Tapos may model po ng number dito, mga guys. Ayan. Yan o, makita niyo po dyan. 85B26-8. Yan po. Yan po yung nabili. Tapos, ano pala? 2 years warranty po tayo. Tapos gusto nyo linisan, pinin nyo rin yung apat na screw na ito. Pinin nyo po siyang kunin yung screw. Luwagan nyo lang po. Tapos dito, ito yung guide po. Sa kabila po, ito po yung play po niya, kung ilang ano ba yung taas mo. Ito naman, yung ito po yung pares po ng isang guide na ito. Pares po sila yan. Tapos mayroon po siyang pre na isang blade lang po. Ito po yung blade na pre po niya. May number pa. Buksan natin. Ayan. Tingnan natin yung ano niya. Kikita niyo po dito. Silyado po ito kasi mahirap po pag mapilas tayo o masira ano tayo. Damage. May ano po siya kasi. May nakabalot po ng ano. Plastic. Ito po ay isa lang po yung pre niya. Mura lang naman po yung ano nito. Yung isang set. Nasa 1.7. Isang set ng blade po niya. Lahat na po ng design. Makita na po dyan. Pag bumili ka ng blade nito, sabihin mo lang na 1/4 size kasi 1/4 po ito. Iba po yung sa malaking ano router, yung may dalawang guide sa gilid. Iba na yun. Ito po is mini router lang po. Sa mga simpleng gumawa ka ng mga design, mga simpleng mga hole, gusto mong ano, design. Pwede nyo po itong pang-cutting sa mga medyo maninipis lang naman po ng mga kutulad ng mga plywood. Okay lang po sa kanya sa plywood kasi easy lang sa kanya. Mahirapan lang po ito pag mga malalaking kahoy na yung mga carbide na po. Ano na po natin yung kamera natin kasi lumalabo pa. Mga lalabo pa sa pagmamahal mo. Ano ba to? Assembly na po tayo. Kunin muna natin yung ano itong ganap po. Dito po yung switch niya, makita niyo po dito. Ganda, ganda ng tunog niya. Ayan. Tapos dito pala sa ano sa pagtatayo niya, i-unplug mo natin para safety tayo. Ito po, ito pong guide po na to. Ito po yung luagan nyo po ito. Tapos makikita nyo po dito yung number po ng millimeter po niya. Dito po kayo magsusukat kung ilaan ko ba kataas yung. Pwede nyo po siyang idagdag lahat. Ubusin nyo po. Tapos, hindi po yun po. Ano dito? Hindi po yun larampas dito. Yun po yung paglagay nyo ng ano, ng blade. Kayo na po mag-adjust kung gano po kataas yung ano nyo. Ganun-ganun lang naman po ito. So, yan. Tapos, pili nyo po. Pag napili nyo po yan nyo po yung kataasan niya, i-clip nyo lang po ito. Higpitan ulit. Tapos, dito pala sa ano niya, kabila. Ito po yun. Mayroon po dyang guide po dyan. Itong
ano sa gitna yung linya diyan eh. Dito niyo po 'yon ipapasok. Mayroon siya ditong dalawang guidance. Ipasok niyo po diyan yung ano niyo pa yung kulay bilog na ano diyan. Pesa dapat nasa unahan niya. Ganyan pasok niyo. Tapos kayo na po yung mag-a-adjust kung ano ba yung ano kataas yung gusto nyo. Anong kahoy po yung designan nyo. Ano, halimbawa, ganyan, ganyan, ano, ganyan. Higpitan nyo na po dito. Tapos wag nyo po itong sobrang, ano, sobrang ilalim. Kasi babangga po yan dito. Dito sa ilalim. Tapos dito naman po, magkong yung sa higpit po niya. Dito sa kabila, ganun din. Guide po niya. Ito po yung gaganyan po siya yung mga guys, guide po niya yan, yan po yung ito, umiikot po ito sa, depende po sa straight ng design mo, yan po siya. Tapos yung susunod dito naman po tayo, dito po. Ganon din po, yung guide na ito, ipasok mo din po dito. Meron po dyan siyang guide. Yan po. Tapos, paano po yung mag-estimate kung taas nga ba o papasok o palabas. Tapos, ilock nyo po dito sa taas. Pag nalock nyo po dito sa taas, wala pa, hindi pa po siya nag-straight. Yan po, alimbawa, nag-lock na po. Nag-lock na po dito sa taas. Kung mayroon kayong kahoy dyan, iganan nyo lang sa kahoy. Tapos lagyan nyo po dito ng screw. Pwede nyo pong, pwede na po kayong gumanon ganun. Ikutin nyo po yung ito po yung fair po nyo ng assembly nya. Ayan po, ayan po. Kunin nyo po itong dalawa na to. Itong nut with the screw. Tapos yung assembly po nyo, pasok lang po dito. Yan na po yung assembly nito. Lagay nyo na po ito dito, mayroon po itong butas dito. Yan, lagay nyo po yung butas dyan. Tapos itong nut po nya, pwede nyo po siyang adjustin po. Pag nilagay nyo po yung nut, pwede nyo po siyang luagan nyo na po yun. Pwede nyo po siyang luagan nyo dito. Yan po. Yan po yung purpose nyo. Guide. Yan po. Tapos, wala po kasi akong malalaki yung kahoy dito na ititestin natin. Design na lang po tayo. Design. Tunin natin ito. Tapos, lalagay po tayo ng blade. Ito po yung blade. Kita niya po, ito po siya. Lagay po natin doon. Itong dalawang wrench po, number 10 at saka number 17, ito po yung gamitin nyo. Tapos, una-una po. Ano nyo po ito, luwagan. Tapos, pasok nyo po yung dyan yung blade. Ayan. Ayan. Tapos higpitan. Higpitan natin. Sa paghigpit dyan, gamit po tayo ng dalawang wrench. Ito po itong number 10, dito po yun sa, kita nyo po dyan yung number 10. Itong number 10 po, dito po yun sa loob. Ayan. Yan. Yan po yan sa loob. Tapos, hawakan po ito. Sunod, itong number 17, ito po yung, ito po dito po yun. Dito po yun mga guys. Oh. Yan po. Siya po yun maghigpit. Ganyan. Yan. Yan. Okay na. Kita niyo po dyan yung, yan na po.
Tapos, sobrang taas ito. Ganun. Duagan nyo lang po ito. Hilain nyo pataas. O ano yung gusto nyo. Yan po. Pili nyo po siyang taas-taasin. Ang ganito. Dito mo po yun. Titingnan sa guide. Yung guide dito. Nagawin mo lang po yun. Ah. Yan. Mama, medyo si Sri. Sri na ka.